Dante! Dante, dito na ako! Ako ba naman? Kanina pa tayong alas 6 dapat magkita. Tanghali na ngayon, Amanda. Eh, nagutom ako. Hindi kumain muna ako ng tanghalian. Sobra naman. Bakit ka ba nagagalit? Kasi naman ang tagal-tagal mo eh. Huwag mo na akong awayin. Kasi naman eh. Kanina pa eh. Sige na, bati na tayo. Sige na. Oo, sige. Pero kiss muna. Bakit mo kikis? Kasi di ba para patunayan mong bati na tayo, dapat kikis mo muna ako. Kikis kita? Oo. Amanda! Ba dyan? Opo. Dali! Teka! Ay! Ay! Ano ginagawa mo dito? Bakit ka nakikipagkita sa lalaking to? Tita, ano? Wala lang po kami ginagawa. Nagkakatuwa lang po kami. Tarantado ka! Uy, huwag ka na makalapit-lapit uli sa anak ko, ha? At huwag ka nang tutong-tong dito sa lupa namin. Pag nakita ko, maski anino mo o pamilya mo, dadana kang dugo sa lupang ito. Tay! Tanda mo yan! Tay! Sige na, sige na! Tay! Sige na, dali! Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Attorney Jose Sison para sa isa na namang makatotohanan at madamdaming kaso dito sa programang Ipaglaban Mo. Ang rape ay isang karumal-dumal na krimen. May tuturing na ang pagtatalik ay rape kung ito'y ginagawa ng labag sa kalooban ng isang babae at sa pamamagitan ng pamumuwersa at pananakot. Pero kahit walang pamumuwersa o pananakot, ang pakikipagtalik ay tinuturing pa ring rape kung ang edad ng biktima ay hindi higit sa 12 anyos o higit man sa 12 anyos kung ang biktima naman ay isang mental retardate na ang katalinuhan ay tulad ng isang batang wala pang 12 anyos. Ganito ang kasong kinasasangkutan ni Dante at kay Amanda. Tunghayan po natin ang mga pangyayari ngayong hapon dito sa Kapag May Katwiran, Ipaglaban Mo. Ano ba sinabi sa'yo? Huwag kang makikipagkita sa lalaking yun. Naglalaro na lang ako, Tante. Ano naglalaro? Ikaw naglalaro. Siya ibang laro ang nasa isip niya. Eh, binata na yun. Ikaw, bata ka pa. Sabi naman ni Nanay, 20 na daw ako, dalaga na daw ako eh. Hindi ka dalaga, bata ka pa. Eh bakit dati binabayagan yung kayo maglaro ni Dante? Ba't di na siya pwede pumunta dito ngayon? Bata pa ang isip mo. At saka ilang beses ko bang ipapaliwanag sa'yo magkaaway ang pamilya natin? Eh piso niya naman si Josito eh. Ba't niya siya kaaway? Basta, huwag ka nang makikipagkita sa pamilya ngayon. Hindi mo maintindihan ang dahilan, pero sundin mo na lang inuutos ko. Kundi malilintik ka sa'kin. Makinig ka! Huwag ka nang makikipagkita, ha? Uli! Huwag nang makikipagkita, tanda mo! Sagot! Opo! Amanda! Buksan mo yun! Buksan mo yung bintana! Eh?
Ingat ako, ha? Talaga? Miss na miss mo na ako? Oo. Bakit? Kasi mahal kita. Mahal mo ako? Ikaw rin, mahal din kita eh. Kaya lang si tatay ayaw niya makipagkita ulit ako sa'yo eh. Talaga? Mahal mo rin ako? Oo. Kung gayon, may gagawin tayo ah. Papakita natin sa isa't isa yung pagmamahal natin. Ha? Ano yun? Bakit ganun? Ganun talaga. Ganun talaga pinapakita ng dalawang tao yung pagmamahal nila. Ha? Kapit natin, ha? Sige. Kaya lang paro si Chuchu. Importanteng walang makakaalam kahit kanino ang ginagawa natin to, ha? Eh? Kahit si nanay? Oo, kahit si nanay mo. Kahit si Ate Amelia? Oo, kahit ni si Ate Amelia mo. Dapat maintindihan mo na walang makakaalam nito. Naintindihan mo ba? Bakit? Masama ba itong ginagawa natin? Hindi. Hindi naman masama yung ginagawa natin. Kaya lang, pag nalaman nilang ginagawa natin to, baka lalo tayong paglayuin. Gusto mo ba yun? Ayoko. Ha? Walang makakaalam nito, ha? Sige, alis na ako. Alis na ako. Papay. Mahal kita, Dante. Bye-bye. Alis lang po muna kami ni Renato. Punta ko kami sa bayan. Pa-check up lang ako. Pwede sabay-sabay na tayo. Eh, Nay, pwede po bang huwag muna ho kayo magtinda? Pakibantayan naman po si Boyet. Nandiyan naman si Amanda. Eh, alam niyo naman pong ayokong ipagkatiwala kay Amanda si Boyet. Eh, mahina ulo nun eh. Sige na naman po, Inay. Baka mamaya pabayaan pa niya yung anak ko. Ikaw naman? Eh, kahit naman boba yung kapatid mo, hindi naman yun inutil, ano? Sige na naman. Basta ho, Inay, nakikiusap lang po ako. Sige na alam niyo po, mas mapapanatag po ang kalooban namin pag kayo ang tumitingin sa bata. Eh, pambihira ka naman. Eh, paano naman itong kabuhayan ko? Ay, babalik po kami kaagad ni Renato. Pangako po yun. Sige, sige, sige. Lumakad na kayo nang makabalik kayo kaagad. Ay, salamat po, Inay. Babalik ko ako kaagad, ha? Oh, sige. Kipo.
Oh, kinakali ka yata ng gising. Masakit po yung katawan ko eh. Baka lalagnatin ka. Patingin. Oh, parang may konting singat ka. Ang mabuti pa, humigop ka muna ng mainit na sabaw at mahiga ka na lang. Ha? Nay? Ano yun? Mahal po ba niyo si tatay? Opa, syempre naman. Eh, paano po niyo pinapakita na mahal mo siya? Di, pinagsisilbihan ko siya. At saka, pinagtitiisan ko yung ugali niya kahit na palagi mainit ang ulo. Ano pa po? Naglalambing ako sa kanya. Minamasahe ko siya. Kapag pagod siya galing sa pag-aararo sa bukid. Oh. Ano pa po? Eh, ano pa gusto mong malaman? Na ano po ba yung ginagawa ng mag-asawa para ipakita nila na mahal nila yung isa't isa? Ay, naku. Alam ko na ang iniisip mo. Alam mo, ganito yung anak. Ang mag-asawa, nagtatali. Ginagawa nila ito para magkaroon sila ng anak. Halimbawa, kagaya ng Ate Amelia mo at saka ng Kuya Renato mo. Kaya ipinanganak si Boyet. At saka kaya buntis na naman ang ate mo ngayon. Oh, eh, ikaw na mong bata ka. Ano ang tinatanong mo? Dante, may magandang balita ako sa'yo. Ano yan? Magkaka-baby na tayo. Sino naman nagsabi sa'yo niyan? Sabi ng nani ko, kapag ang dalawang tao daw nagtalik, magkakaroon ng baby. Bakit sinabi ng nanay mo yan? Anong sinabi mo sa nanay mo? Ha? Bakit sinabi mo sa kanya? Bakit mo ako sinisigawan? Hindi ko naman sinabi sa kanya eh. Eh, anong sabi mo sa nanay mo? Wala. Tinanong ko lang naman kung anong ginagawa ng mag-asawa para ipakita yung pagmamahal nila sa isa't isa. Sabi niya nagtatalik daw. Tapos nagkakaroon ng anak sa tiyan. Yun lang? Yun lang sinabi mo? Opo. Amanda, hindi lahat nagtatalik ay nagkakaroon ng baby at nabubuntis. Depende sa mag-asawa yon kung gusto nila magkaanak o magka-baby. Gusto mo bang magkaroon ng baby? Hindi pwede. Alam mo naman hindi tayo mag-asawa eh. Eh di mag-asawa na lang tayo. Alam mo naman magkaaway yung tatay natin eh. Di pinatay tayo nun. Amanda? Basta, dapat tayo nila nakakaalam na nagmamahalan tayo ha? Ha? Hoy, sino? Sabihin mo sa tarantado mong anak, ha? Huwag na siyang makalapit-lapit sa anak ko. At huwag na siyang tutungtong sa lupa ko. Lupa? Lupa ko yun! Kaya may karapatan siya pumunta ron kahit na anong oras niya gustuin. Kayo nga, squatter dun eh. Dapat siya niyo umalis. Squatter? Eh ako may-ari ng lupang yun eh. Ang korte mismo nagtatak noon. Squatter? Uy! Dugo at pawis ang pinuunan ng ama ko ron. Ikaw, anong ginawa ng ama mo? Palibasa may pinag-aralan, piniikot ang ulo ng lolo ko para malipat sa pangalan niya ang lupa.
Bakit? Kasalanan ba ng tatay ko maging isang hamak na magsasaka lamang? Oh, kasalanan din ba ng tatay ko na maging matalino siya kaya siya pinag-aral? Eh, yung tatay mo, mahina ang ulo eh. Mahina ulo, ha? Oh, eh, kanino bumalik? Hindi ba sa'yo? Ikaw ang may anak na bobo! Ano? Pansyado ko! Pagkain ako! Dino ba ko? Ikaw! Ano? Oo! Pagkain ako! Pagkain ako! Pagkain ako! Pagkain ako! Pagkain ako! Maganda gabi po, Tay. Di ba sinabi ko sa'yo, huwag ka pupunta kay Latano? Binibisita ko lang naman po si Amanda eh. Ginagalit mo ba ako talaga? Inuinsulto mo ba ang pangalan ko? Pati ng alaala ng lolo mong namatay? Alam mo naman namatay yung sa pakikipaglaban niya sa lupang yan eh. Wala naman po kaming kinalaman dyan sa pagtatalo niyo ni Tio Tano eh. Bakit niyo pa kami kailangan idamay? Anak, kung alis ka tilang ang hanap mo, napakaraming babae dyan. Bakit pa doon sa anak-anak ng lukulukong tanong yon? Mahal ko po siya. Sisiraan ka na ba ng bait? Paano mo mamahalin niya yung lukaluka nga yun? Hindi po siya lukaluka. Mahina lang po isip niya. Ganun na rin yun! Sumpa kay Tano yan! Dahil sa sakim ang pamilya niya. At ikaw, huwag mong madamay-damay ang pamilya natin sa sumpang yan dahil sa babaeng yan. Ako mismo papatay sa'yo. Ako. Hi, sexy! Hi, sexy! Hi! Mga bastos! Ikaw naman, ha? Huwag ka nga kakaway-kaway kung kani-kanino, hindi mo naman kakilala. Bakit po? Eh, mababait naman sila eh. Binabati naman nila ako, kaya binabati ko rin sila. Binabastos ka na, hindi mo pa alam. Dalihan mo lang ang paglakad! Bastos! Dante! Dante! Dante, andito ako! Dante! Yan na. Huwag ka maglihim sa nanay. Nay? Bakit hindi ako pinansin ni Dante kanina? Bakit naman gusto mong pansinin kanya? Mahal mo ba siya? Nasasaktan ka dahil hindi kanya pinapansin. Po. Anak, masakit talaga ang umibig. Kaya lang, lalo kang masasaktan kung patuloy ka pang iibig sa kanya. Po. Alam mo naman, ayaw ng tatay mo sa kanya at sa kanyang pamilya. At saka,
Ang tingin niya sa'yo, bata ka pa. Eh di ba sabi niyo, dalaga na ako? Oo nga, dalaga ka na. Kaya lang, yung pag-iisip mo, hindi pa handang maintindihan ng mga bagay-bagay gaya ng pag-ibig. Kaya, para hindi ka na masaktan, kalimutan mo na si Dante. Kinalimutan na po ba ako ni Dante, Nay? Eh siguro, umiiwas na rin siya para hindi rin siya masaktan. Masakit pala umibig. Hindi masakit ang umibig kung tama. Kaya lang, yung pag-ibig mo para kay Dante, mali yun. Anong mali? Eh kasi, masasaktan ng tatay mo. Oh, gusto mo bang masaktan ng tatay mo? Ayoko po. Ganun naman pala eh. Kalimutan mo na si Dante, ha? Tigilan mo na yan. Sige na. Pinagbawalan na ako ng tatay kong makipagkita sa'yo eh. Eh, ba't nandito ka? Miss na kita eh. Talaga? Oo. Ba't ako kinakalimutan? Paano naman kita makakalimutan? Eh, mahal na mahal kita eh. Kasi sabi ng nanay, kinalimutan mo na raw ako. Kaya daw dapat kalimutan na rin kita. Hindi kita kakalimutan. Mahal na mahal kita eh. Shhh! Tama na. Kinakausap ka. Nagdadasal po ako, Tay. Malakas po ang dasal ko. Nagdasal ka? Po. Oo, sige. Matulog ka na. Ating gabi, nagising ka pa. Po. Tutulog na po. Mahuli na tayo eh. Dante, natatakot ako. Sige, saka na lang ako mabalik. Baka bumalik pa tatay mo. Sige. 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 Kailangan sumaglit ako sa bayan. Nakalimutan ko, meron nga palang order yung suki ko. Sandali lang ako. Apo. Bantayan mong mabuti, ha? Naku, pag may nangyari dyan, magagalit sa'yo ang ate mo.
Opo, Nay. O, boy, at samahan mo ako maglaba dito, ha? Dito ka. Dali! Kita, ma'am. Nabobo ka. Hindi, ah. Sabi ni tate at ni nanay, bobo ka raw, eh. Bobo, bobo, bobo. Huwag mo na sabihin bobo ako, ha? Babasain kita. Babasain kita dyan. Sige bobo, ka. Bobo. Sige ka. Sabi, ano ka ba? Bakit ka pa ganyan? Dika. Sige ka. Ano na, mama? Ala ka dyan. Bobo, ikaw ang bobo! Bob! Ano na ginagawa niyo dyan? Dante! Dante, tiga mo, oh. Dali, boy, at ano yung basahin mo rin siya? Oh, tama, anak! Ito, promoter to, batang to, eh. Bayan, dali, palo. Dali, dali, basahin mo pa rin siya. Tama. Sige. Mahala. Uy, Boyet! Sadali lang, sadali lang. Boyet! Mabuti pa, maligo ka na. Ayoko nga, bakit ako maliligo? Anong ayaw mo? Maligo ka na. Maligo ka na. Ayoko sabi. Tinatamad ako eh. Maliguan mo na lang ako. Sige na nga. Sige na. Yan. Ikaw na nga. Maliligo ka na. Dumi ka na eh. Woo! Amanda! Sinigino na ako. Bisom na ako. Amanda! Sikreto lang namin ni Dante yun. Kaya dapat walang makakaalam. Alam mo kasi, Boyet, mahal ko si Dante. Kaya lang ayaw ng tatay. Kaya sinisikreto lang namin ni Dante na nagmamahalan kami. Anong mahal? Ewan ko. Basta nararamdaman ko, mahal ko si Dante. Lagot, susumbungan ta kay Lolo. Namisikreto kayo ni Tito Dante. Naku, wag! Baka pagalitan ako ng tatay. Huwag masasabihin. O kaya? Alam ko na. Ganito na lang. Gusto mo sumali ka sa sikreto namin? Gusto ko po. Talaga? Talaga? Opo. Sumpakan. O sige na. Sumumpakan na. Kahit kanino hindi mo sasabihin yung nakita mo. Sumpakan, hindi ko po sasabihin. Yan. O sige, halika na. Bibihisan na kita. Anong klase kang tao, Amanda, ha? Anong klase ka? Bakit mo pinabayaang maglaro ng tubig?
tubig si Boy at nakasama ka. Ha? Eh, siya naman ang nagpapasimula eh. Sumasagot ka pa sa akin at siya na nakikipagsimula eh. Bakit mo hinayaan? Alam mo naman yung anak ko, masasakitin yun. Bata yun, hindi niya alam kung ano yung masama sa kanya. Ikaw ang laki-laki mo na. Ay, ang laki-laki mo na. Dapat alam mo kung ano yung mabuti sa kanya at kung ano yung masama. At alam mo ba, inay, kung anong ginawa niyan? Alam niyo ba, inay, kung ba't ako naiinis? Hinayaan niya na matuyo yung basang damit dun sa anak ko. Anong nangyari ngayon? Inaapoy ng lagnat. Ay, nako, Amanda. Pag napulmo niya ang anak ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa'yo. Sorry, ate. Hindi ko naman alam, eh. Hindi mo alam dahil wala ka talagang alam. Palibhasa, bobo ka! Grade 3 lang inabot mo sa eskwela! Amelia! Tama na! Sumusobra ka na! Eh, inay, totoo naman ah! Talagang bobo yung anak nyo! Alam nyo, inay, hindi ko pa rin maintindihan bakit hanggang ngayon, hindi nyo pa rin matanggap-tanggap sa sarili nyo na kulang-kulang yung anak nyo! Tama na! Totoo naman, inay! Pati akong ina mo, nilalapastangan mo na! Totoo, inay! Totoo ang sinasabi ko! Pati hindi nyo matanggap na hindi normal si Amanda! Hindi abnormal ang anak ko! Kaya siya ganyan dahil wala na kayong ginawa kundi pamukha sa kanya na inutil siya! Hanggang ganyan kasi mataas ang lagnat mo. Kayaan mo, maya-maya, hinihilamusan na kita eh. Maya, bababa na yung lagnat mong yan. Eh, bakit naman kasi nagbasa ka pa eh? Dapat hindi ka nagpakabasa kanina. Kasi po nagrarado lang naman po kami ni Tita Amanda eh. Sana hindi ka nagpatuyo ng damit mo sa katawan. Sana nagbihis ka kaagad. Hindi niyo po kasi ako binihisan agad po. Tita Amanda mo talaga, oh. Bakit hindi ka binihisan ka agad? Kasi po yung kasama niya po si Tita, ni Tito Dante, si Tita Amanda. Ano? Tita Amanda. Sinong kasama? Si Tito Amanda. Sinong kasama niya? Si Tito Dante. Si Dante nandito? Saan niya kasama? Sa loob ng bahay niya po. Ang Tita Amanda mo at saka si Dante nasa loob ng banyo? Opo. Anong ginagawa nila? Hindi ko po pwede sabihin sa inyo dahil po secret namin ni Tita Amanda at ni Tito Dante. Sinasabi ni Boyet, may kinalaw ka ni Dante. Ha? Ito ba? Ay! Kinalaw ka ba ng ayaw kayo? Ay, akong saktan! Talagang sasaktan kita pag hindi ka mamin. Magsalita ka! Tay, hindi pwede. Ano hindi pwede? Inangako ko, hindi ko sasabihin yun eh. Kanino ka nangako? Ha? Kanino ka nangako? Ante. Pinwersa ka ba niya? Hindi po. Ang ibig mo sabihin, pinabayaan mo siya, pumayag ka. Ha? Mahal ko po siya eh. Anong mahal? Sinabi ko na sa'yo. Layuan mo na si Dante. Ginamit lang niya katawan mo. Hindi totoo yan, Tay. Sabi niya, mahal daw niya ako. Hindi ka mahal nun! Sinabi lang niya yun kasi gusto niya gawin. Para magawa niya yung gusto niya gawin sa'yo. Hindi totoo yan.
yan. Anong dito to? Sinabi ko na sila yun. Maliwala ka sa akin akong tatay mo. Ba't niyo ako sinasaktan? Ba't niyo ako kasi hindi mo alam. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Ay, tumigil ka! Tumigil ka! Akong tatay mo, ha? Akong tatay mo. Akong paniwalaan mo. Ginahasa ka ni tatay, ha? Ha? Ginahasa ka? Ginahasa. Oo. Hindi mo kagustuhan na nangyari. Hindi ko gusto. Hindi mo gusto. Pinilit ka lang, pinwersa ka lang ni tante. Pinilit? Oo, pinilit ka lang. Tanda mo yan. Tanda mo. Nabilit ha? Na ako eh. Pakinig ka. Hindi mo kagustuhan ang nangyari. Pinilit ka lang. Naintindihan mo? Tanda mo ha? Naintindihan mo? Sagot! Oo! Uy! Ayan mo. Lalaban tayo, ha? Tanda mo, lalaban tayo. Ipaglalaban natin ang ginawang kapihan sa'yo ng hayop na yun. Ha? Lalabanan natin si Tante. Tay! 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 Umas ka! Umas ka dyan! Sita! Huwag mo itago yung anak mo! Tay! Tay! Mahayop kayo! Tay! Umas ka dyan! Mangyari sa inyo! Tay! Sita! Tay! Lumabas ka dyan! Lumabas kayo! Hindi ako titigil lang at hindi ako nakakagal sa inyo! Sita! Sabihin mo sa akin, hindi totoo ang binibintang yan. Sabihin mo! Ano? Ba't hindi ka kumibo? Sabihin mo hindi totoo! Patawad po, Itay. Patawad? Nahawa ka na sa pagkasira ng ulo ng babae yun. Sinabi ko naman sa'yo, layo mo ang pamilyang yun. Malas! Sinabi ko po sa inyo na mahal ko po siya. Mahal? Bago ko mapatay niyang tanong yan, ako na mismo ang papatay sa'yo. Tatanggapin ko po kahit ano ibigay niyong parusa sa akin. Pero malinis po ang hangarin ko para kay Amanda. Ginawa po lang namin yan dahil nagmamahalan po kami. Mama, tatlong henerasyon na. Mula sa ama ko. Hanggang sa akin. Hanggang sa'yo. Lahat tayo biktima ng pangaapi niyang pamilyang yan. Habang buhay na lang ba tayo magtitiis at maiisa ng pamilyang yan? Huh? Lagay mo sa tuktok mo yan! Patawarin niyo po. Patawarin? Lagay mo yan yun! Patagal bago nasundan yung unang panghahalay sa'yo. 2 buwan po. Mali, Amanda. 3 buwan. 3 buwan po. Ngayon, saan nangyari yung unang panghahalay sa'yo? Sa kwarto po. Eh, huwag mo sabihin sa kwarto. Eh, ano sasabihin ko? Eh, doon naman talaga sa kwarto. Eh, huwag mo nga sabihin sa kwarto kasi itatanong nila sa'yo kung bakit mo siya pinapasok sa kwarto. Sige po. Ha? Po. Sabihin mo, nangyari dun sa likod ng bahay habang nagsasampay ka. Sige po. Oh, ngayon. Saan nangyari yung pangalawang panghahalay sa'yo? Sa banyo po. Eh, huwag mo sabihin sa banyo. Sabihin mo sa ilalim ng puno. Oh. Ay, nalilito na ako eh. Tanga, huwag ka malilito. Tanda mo lahat ng sinasabi ko sa'yo. Oh.
Pinilit ka ba ni Dante na magipagtalik sa kanya? Po? Tinatanong kita, pinilit ka ba ni Dante na makipagtalik sa kanya? Di po. Amanda! Po. Opo, opo! Pinilit ka niya? Ha? Pinilit ka niya? Makinig ka, pinilit ka niya? At gaya ng inaasahan, nagkalito-lito si Amanda sa mga detalye ng kanyang pahayag, gaya ng mga pagkasunod-sunod ng mga mahahalagang pangyayari. Nagkaiba-iba ang mga petsa at nagkaroon ng mahahabang pagitan ang kanyang alaala. Kaya't pagkaraan ng kanyang testimonya... Merong bagong anggulo na nagpapatunay na rape nga ang naganap kay Amanda. Ano yun, Tony? Alam nyo, meron tayong bagong batas na kapag hinalay ang edad 12 anyos pababa, kahit na ito'y pumapayag sa akto ng pangahalay, may tuturing na rape ito. Pero Tony, 20 taong gulang na si Amanda. Yes. Kahit 20 taong gulang na siya, kung ang kanyang pag-iisip naman ay parang edad 12 anyos, yun eh, may tuturing na rape. Ang ibig niyong sabihin, Atty., gagamitin natin yung kakulangan ng pag-iisip ni Amanda. Ganun ba yun? Paano naman natin magpapatunayan yun? Sa bagay na yan eh, si Miss Tuason na nakakaalam. Sapagkat si Miss Tuason ay isang psychologist, siya makapagpapatunay niya. Teka muna. Ang sinasabi ninyo, may diferensya sa utak ang anak ko. Ganun ba? Hindi naman ako sa ganun, Mrs. Kaya lang ho, base ho sa IQ test na sinigawa ko para kay Amanda, ay lumalabas na 36 to 51 ang IQ niya. Anong ibig sabihin niyo? Ang ibig pong sabihin, ang kanyang pag-iisip ay katumbas ng pag-iisip ng isang 7 hanggang 8 taong gulang na bata. At pinatunayan din po yan ng kanyang teacher at nagsabing isang mahinang estudyante si Amanda. Kung gayon, mapapatunayan na bata pa lamang si Amanda. Kaya yung ginawa sa kanya, may tuturing na rape kahit sumangayon siya. Ganun ba yun? Sa paglilitis, binaliwala ng mababang hukuman ang pahayag ni Amanda na siya ay pinwersa at tinakot ni Dante sa kanilang pagtatalik. Gayunpaman, binigyan pa rin ng mabigat na basihan ng mababang hukuman ang uncorroborated testimony ni Amanda at pinasya nito na ang 2 magkahiwalay na insidente ng pagtatalik ni Dante kay Amanda ay 2 hiwalay na krimeng rape. Dahil si Amanda ay isang mental retardate na may IQ ng 36 to 51, nakatumbas ng pag-iisip ng isang 7 o 8 anyos na bata. Ito ay ayon na rin sa pahayag ng psychologist na tumestigo at sa teacher ni Amanda sa grade 3. Ngunit ito ay hindi tinanggap ni Dante. Siya ay umapila. Bakit, Amanda? Bakit ka nagsinungaling tungkol sa akin? Hindi mo na ba ako mahal? Bakit? Mahal mo pa ba ako? Nagtiis ako dahil mahal na mahal kita. Pero masakit eh. Masakit na sa'yo pa nanggaling yung mga paratang na yon. Sorry, Dante ah. Kasi sabi nila yun daw ang tamang sabihin eh. Yung ba ang tama para sa'yo? Alam, nalilito ako eh. Bobo kasi ako eh. Hindi ka bobo. Hindi ka rin sinungaling. Ano ba talaga nararamdaman mo? Mahal kita. Hindi mo naman kailangan ng talino para malaman na yun ang nararamdaman mo para sa akin eh.
Sige, hasabihin ko na lang sa korte na hindi totoo lahat na sinabi ko doon. Diba? Hindi mo na pwedeng gawin yon. Pag ginawa mo yun, magagalit sila. Eh pag hindi ko naman yung sinabi, edi sa'yo sila magagalit. Paparusahan kanila. Hindi na bale. Ang importante nalaman kong hindi yung nararamdaman mo para sa'kin. Na, mahal mo pa pala ako. Mahal kita, Dante. Hayaan mo. Balang araw maliliwanag din ang lahat. Ayon sa Korte Suprema, mali ang mababang hukuman. Hindi nagkasala ng rape si Dante sapagkat walang sapat na ebidensya na si Amanda nga isang mental retardate na may isip batang 7 o 8 taong gulang. Ang pagiging normal o abnormal ng pag-iisip ng isang tao ay mahirap matuklasan kung walang isinagawang personal evaluation o obserbasyon ng pasyente sa isang klinika o paggamutan. Ang pahayag ng isang psychologist tungkol sa mababang IQ ni Amanda ay hindi sapat na katunayan. Maaring kahulugan nito ay hindi lang siya kasing talino o kasing bilis umintindi tulad ng mga kaedad niya. At ito'y maaaring naging grabe pa dahil sa kakulangan ng kanyang edukasyon sapagkat siya'y umabot lang ng grade 3. Pero ito'y hindi nga nangangahulugan na wala siyang sariling kakayahang pumili at magpasya kung ano ang tama o mali base sa taglay niyang katalinuhan kahit na ito'y may kababaan. Dito po kami nagtatapos muli. Nakita po natin ngayong hapong ito na ang sariwang pag-ibig ay walang pinipili, na ito'y parehas, matalino man o hindi, pangit man o maganda ang nagmamahalan. Walang makakahadlang kung wagas ang pagmamahalan. Paikot-ikutin man ang batas ay mananaig pa rin ang pag-ibig dahil ito'y may katwiran at dapat ipaglaban mo. Kung pamilya, patawarin niyo po ako sa pagsuway ko sa kagustuhan niyo sa pagsama ko kay Dante. Lalayo na kami para may paglaban namin ng aming pagmamahalan. Alam ko pong wala akong alam at sasabihin niyong hindi ko alam ang ginagawa ko dahil mahina ang ulo ko. Pero isang bagay lang po ang nasisiguro ko sa ngayon. At yun ay mahal ko si Dante. Alam naman namin kailanman ay hindi niyo matatanggap ang aming relasyon. Masyado nang malalim ang sugat sa pagitan ng ating mga pamilya. Marahil ay mahirap nang mag-ilom. Pero sana po, magkasundo na kayo. Tapusin na natin ang galit sa ating mga pamilya. Umaasa kaming darating din ang panahon na matatanggap niyo rin kami at magkakaisang muli ang ating mga pamilya. Ikaw ang pag-asa, nasa'yo ang ligaya. Sa piling mo, sinta di ang pagdurusa. Madilim na kahapon, di ko na alintana. Dahil sa'yo, sinta, buhay ko ay nang bago. Ano ba nang mangyari?
Thank you.